sa pasok sa eskwelahan, ang face-to-face po ay kung meron na tayong new normal by August 24, at kung wala naman pong new normal, we will resort to flexible learning, gagamitin ang telebisyon, ang radyo, at ang internet. Inuulit ko po ito dahil alam kong napakaraming tanong tungkol dito para hindi na po paulit-ulit ang pagbasa at pagsagot. At nang sa gayon po, kung meron din kayong katanungan kay Mayor Magalong, eh maitatanong niyo po. Sige po, kay Joyce Balancio ng DZMM. Joyce Balancio. Okay, wala si Joyce, si Rocky, Yusek Rocky. Yes, Secretary. May tanong tayo mula kay Francis ng Daily Tribune. Kung magkapatuloy daw po yung mataas na kaso na nire-report ng DOH, kung ire-retain daw po ng IATF ng June 1 ang MECQ or yung ire-retain ng MECQ sa mga syudad na pataas pa rin ang kaso ng COVID like Quezon City and Manila? Well, antayin na po natin ang magiging desisyon ng ating IATF dahil inaasahan naman po natin na bukas baka meron ng desisyon. No? Importante po, titignan natin ang doubling rate, ang critical care capacity at syempre attention din sa ating ekonomiya. Second question niya, cabinet members enjoy the full trust and confidence of the president, but did the president give any reason why he's still sticking with Secretary Duque despite his alleged shortcomings as top health official ng bansa and yung calls po ng for his resignation? What's preventing the president from removing him considering na marami na daw pong pwede naman daw ipalit sa kanya as health secretary? Dako, nakipresidente na po yan. For now, since hindi pa po natatanggal ang kahit sino ang miyembro ng gabinete, ibig sabihin, may tiwala pa rin po ang ating presidente sa lahat ng miyembro ng gabinete. Si Joyce, nandiyan ba si Joyce? Yes, Secretary, good afternoon. Opo. Sir, dun lang sa blended learning natin na nabanggit po ninyo, no? Some are saying this can result to discrimination of some students, lalo na po yung mga walang access sa internet and also sa mga liblib na lugar na posibleng wala rin pong access sa TV and radio. So how do we ensure na hindi po madi-discriminate, may mga ma-isolate ang mga students as we implement ito pong blended learning? Well, gaya ng aking sinabi kanina, lahat ng medium of instruction eh gagamitin natin. Kung walang internet, sigurado namang may radyo doon. Siguro po kung kinakailangan, eh magkakaroon po siguro tayo ng mini o makeshift classroom using radio or TV sa iba't ibang mga barangay centers kung saan po pwede talaga magkaroon ng social distancing. No? Pero sa mga susunod na araw, iimbitahin din po natin ang DICT para tanungin kung ano talaga ang kapasidad natin pagdating sa internet learning po. No? Pero sa tingin ko po, ang radyo po at ang TV, yan po ang magsisiguro na wala pong diskriminasyon laban po sa mga mahihirap. So iniisip po natin, sir, we'll be using yung mga local radio stations po? Definitely po. Definitely, mga local TV and local radio in addition to the internet. Okay. Secretary, meron pong report no, doon po sa isang mag-ina na tinanggalan po ng bubong at ng pinto dahil hindi po sila nakabayad ng renta. Sila po nandito sa MECQ. Ano po yung ating panawagan? No? Dapat po hindi ba sila pinagbabayad, pinipilit na magbayad ng kanilang mga landlords? At ano yung reklamo pwede, o kaso pwede kaharapin ng mga landlords na namimilit po ng pagbabayad ng renta? Ako, ayaw ko po mag-abogado dito sa naging biktimang ito. No? That really is an advice that should come from his or her lawyer. Ang akin lang po, let us remind our people po na meron pong guidelines ang IATF sa panahon ng ECQ, MECQ, GCQ, dapat po ay merong grace period na binibigay sa mga umuupa. So mali po ito, Secretary. What happened to the lady po? Ay, hindi po dapat. Hindi po dapat nangyari yan dahil meron nga pong stipulated grace period. Patapusin muna natin po ang mga community quarantine at tsaka po tayo maningil ang mga pagkakautang. Apo, Secretary, ano po ang mensahe ng palasyo no, dun sa mga panawagan, continuous na panawagan for resignation or replacement ni Secretary Duque? I believe itong Private Hospitals Association of the Philippines that is composed of more than 700 private hospitals ay sumulat po sa palasyo to replace Secretary Duque. And I believe last night si Pangulo Duterte, he gave an advice to Secretary Duque on how to respond to criticisms and issues. Ito din po ba'y pagpapakita ng kanyang trust and confidence at pagbibigay pa rin ng chance sa kanyang health secretary?
Pareho lang po ang sasabihin ko dyan, no? Habang nandyan po sa pwesto si Secretary Duque, he continues to enjoy the trust and confidence of the President. Okay. Last na lang po for me, Secretary. Mamaya po may meeting ang IATF. Dito pa lang po pag-uusapan po, no, yung what will happen after May 31. Present po ba si PRRD dito sa meeting na ito? Wednesday po ang meeting, today is a Tuesday, no? Pero mamaya po may konsultasyon sa mga religious leaders, no? Instead of a live dialogue, it will be by Zoom. It will be at 3 p.m. po. Thank you, Secretary. Fraki? Secretary, from Belia Carriazo of Bandera, sa column daw po ni Attorney Rudolph Philip Jurado, sinabi niya na hanggang June 5 na lamang maaring magamit ang emergency power na binigay ng Kongreso kay President Duterte kahit hanggang June 25 po ang effectivity ng Bayanihan Hill as One Act law, Act, since under the Constitution, emergency power can only be used while Congress is in session. Since matatapos na po ang session sa June 5, mawawala daw po ang bisa ng emergency power ng Pangulo. Ano daw po ang comment ng palace dito? Una-una, we have exercised all the powers given to the President. Una po dyan, yung power to realign the budget. Na-realign na po natin yan. On Thursday, we have Secretary Wendell Avisado as guest para ipakita po kung magkano at saan napunta yung mga na-realign na projects. Pangalawa, pagdating naman po sa procurement, meron na po tayong stockpile ng PPEs at na-order na rin po yung mga ibang mga kailangan natin kasama na po ang mga ventilators, no? Ibig sabihin, napabilis na po yung proseso na pagbili ng mga medical equipment na kakailanganin natin. So sa tingin ko po, kahit kailan pa yung date ng expiration ng Bayanihan Act, nagamit naman po ang lahat ng special powers na binigay sa ating presidente. Okay, yung tanong po ni John Giolago ng Asahi Shimbun ay opening of classes. Kaya ito na lang po yung tanong naman ni Rose Novenario of Hataw. Ang inireklamo kahapon ni Ormoc City Mayor Richard Gomez ay ang kakulangan ng koordinasyon ng national government sa LGUs sa pagbabalik probinsya ng mga residente. Ano po ang sistema ipatutupad ng national government upang hindi masayang ang pagsusumikap ng ilang lugar na maging COVID-free? Unang-una, ulitin ko po, no, wala pong pinauwi sa probinsya nang hindi po negative sa PCR testing. PCR testing po ang binigay natin sa lahat ng 24,000 ng mga OFWs natin. So, ang importante lang po, kung ninanais pa ng mga lokal na pamahalaan na i-quarantine sila, ang pakiusap lang, i-quarantine na po sa barangay level nang malapit na po sila sa kanilang mga pamilya. Maricel Halili. Hi sir, good afternoon. Sir, clarification lang po dun sa second tranche ng social amelioration program because yesterday you mentioned nga po na may go signal na ang Office of the Executive Secretary to start the distribution. Tapos you also mentioned po na meron na pala tayong 12 million na malinis na listahan from the first tranche na kumbaga i-carry over for the second tranche. Ito po bang 12 million na ito, naka-center na po ito doon sa mga beneficiaries from the ECQ area na dineclare from May 1 to 15 o may kasama pa po dito na GCQ? And kasi po ang naka-allot din na budget natin is for 18 million families. So does it mean that maghahanap po tayo ng additional 6 million para mapuno yung 18 million or dito na po papasok yung additional 5 million na sinabi ni Presidente? 12 million po para dun sa mga nauna ng beneficiaries in ECQ areas na patuloy pa rin nasa ilalim ng ECQ. 5 million po yung mga bagong pangalan na bibigyan natin ng ayuda. Mm-hmm. Pero sir, ang ibig sabihin po, bubuuin pa rin ba natin yung 18 million? Because the second tranche po is nasa amounting to 100 billion pesos pa rin po, hindi po ba? So for 18 million families. Mauubos po yan dahil ang estimate lang natin is 12 and 5, no? Pero mauubos po yan dahil I'm sure hindi po magkukulang ang nais makakuha ng karagdagang ayuda. Sabi natin 5 million pero titignan po natin kung may peron pa, edi magbibigay pa rin. No? Uubusin po natin yan buong buo para sa ayuda.
I see. So sila na po yung bubuo for the second tranche. Apa. Sir, clarification lang po doon sa expanded targeted testing. Yung kahapon po sinabi po natin na lumagpas pa pala doon sa 30,000 yung maximum capacity natin. Naging 32,000 pa, so nag-exceed tayo doon sa target natin. But that's the maximum capacity. Yun pong actual testing natin, meron po ba tayong number or average kung ano po yung actual testing natin and kung meron pa po tayong backlog, mga kailangan pong habulin? Wala akong ngayong hawak na datos tungkol dyan. No? Pero ang importante po, napakadami pa po nating mga kababayan na uuwi, no? Mga OFWs, at lahat po sila ay mapapasailalim pa rin sa PCR testing. So yung capacity po natin importante dahil ibig sabihin yan, mas marami tayong mabibigyan ng PCR habang lumalaki rin po yung numero ng mga umuwi natin mga kababayan. I do not have the revised figures for the actual tests as of today, but I'm sure on Thursday we will have it. All right. Thank you, sir. Thank you very much. Back to Rocky, please. Okay. From Sam Medinilla ng Business Mirror, tatlo po ang tanong niya. Nag-instruct po si President Duterte to use some of the over 200 billion fund of the Bayanihan Hill as one law para po sa pagpapauwi ng OFWs. Magkano po kaya ang additional budget ang i-allocate para po sa nasabing initiative? Ang alam ko po, kasama na po dyan yun sa nanggaling sa portion na rin-align po natin. No? At sa Thursday po, kasama natin si Secretary Wendell Avisado, siya po magsasabi kung magkano yung realigned funds para po maiuwi sa kanilang mga tahanan yung mga bumabalik nating OFWs. May update na daw po kaya kung ilang build projects ang magre-resume? Ilan po sa nasabing project ang may scrap because of COVID-19? Well, ang ako na po talaga si Acting Secretary Carl Chua na ibibigay ang listahan as soon as possible. At ang DPWH po, wala pa silang exact na numero kasi depende nga po yan dun sa mga proyekto na makakakomply dun sa mga construction safety guidelines, including yung pagtatayo ng tirahan para sa mga manggagawa. Pero ito po yung ilan sa mga flagship project na nagsimula na po muli. Ang Harbor Link, ang NLEX-SLEX Connector, ang Cavite-Laguna Expressway, ang Skyway Stage 3, ang R1 Bridge Project, ang TPLEX, ang Subic-Freeport Expressway. Ilan lang po yan dun sa mga flagship projects na tuloy na po muli ang construction. Yung last question niya, meron na po bang specific projects kung saan i-allocate ng government ang additional 150 billion budget which will be allocated for COVID response? Well, hayaan ko na po si Secretary Wendell sumagot dyan. Lahat po itong mga tanong, pakitik at itatanong na po natin lahat yan kay Secretary Wendell Avisado. Hayaan ko na po siyang mag-report, pero yung numero po na na-realign ay mas malaki pa po dun sa figure na nasabi natin, 150 billion. Next question please, kay Joseph Morong. Joseph? Okay, habang wala pa si Joseph, si Yusek Rocky, meron kang katanungan? Opo, Secretary, ito na lang po. Teka lang po ha, sandali lang po. Secretary, nawala din ako. Yung pong tanong naman ni... Sandali lang po. Sana mas maraming miyembro ng Malacañang Press Corps ang mag sa Skype, no? Opo. Ayun, nandun na ata si Joseph. Joseph! Wala pa. Kasi meron din kasi nagpapahabol ng... Trish! Terada! Hello, Secretary. Good afternoon po. Good afternoon, Trish. Sir, follow up po doon sa second tranche po ulit, no? Kasi po doon sa Bayanihan Act, it was specified na yung identified 80 million families should get the aid twice. Wala pong specify kung they have to come from ECQ or GCQ. Basta raw po by April and May, they need to receive cash aid twice. How does the government plan to reconcile this, sir, given na yung medyo nagkaroon po ng pagbabago sa plano na magiging 12 million from ECQ areas and additional 5 million left out families na lang po yung bibigyan? Well, we believe there is compliance with both literal and the intent of the law. No? Ang ginawa nga namin, mas marami pang nakinabang kasi instead of 18, it became 23 million families. So that is a position of the executive. I don't think... there's really any question about whether or not it was proper to give to 5 million additional beneficiaries. But kung merong question naman po dyan, mareresolba po yan ang hukuman.
Sir, there's also a question about the source of funding. Kasi po itong dito sa 12 million, dun po at least dun nakalagay sa EO, no, na manggagaling po ito sa DSWD AICS program or yung specific program po ng DSWD. Bakit daw po dito kukunin yung budget instead of doon sa budget for the allotted for the second tranche? So, ang alam ko po, yung 12 million, yan nga po talaga yung galing talaga sa Bayanihan Fund at Bayanihan Loan, no? At yung 12 million are the same 12 million comprising the original 18 million. So I don't think hindi po under question yung 12 million na yan. Okay. Sir, since we're talking about contact tracing, no, where are we now in terms of hiring contact tracers and at the same time people for our testing centers? Si Wendell, Secretary Wendell po will also answer that kasi meron din pong portion ng budget na realigned for that purpose. Pero nakita naman natin sa presentation ni General Magalong, no, na General Magalong, perhaps I could ask the question, no, on their behalf. Ganong kamahal ho itong testing na inimplement niyo sa Baguio? More or less. How much did it cost the city government? Wala po, libre po to, Secretary Hari. Pero yung in terms of budget na ginastos ng city government, ganong kalaki po yung naging budget ng city government for a testing like this, for a tracing like this? Ay, yung kwan lang po, ang ginagastos po namin dito yung aming rapid test kits. Pero yung mga technology, wala ko kaming ginastos diyan dahil meron po yan, available po yan sa Philippine National Police. Nagkakataon lang po na kuminsan nakakalimutan ng ibang mga commanders na meron yung ganyan sistema sa kanilang mga command. Manpower po, hindi kayo kumuha ng additional manpower? Hindi po kailangan, Secretary Hari, dahil hindi po basta-basta pwedeng sino-sino na lang po pwedeng kunin dyan. Dapat po yung mga i-recruit dyan sa contact tracing, yung may mga investigative capability, investigative mindset. Kaya ho, hindi ho basta-basta pwede na lang kumuha ng mga ordinary na workers dyan at turuan na lang po yan because they need to be trained po sa cognitive interviewing skills, pati ho yung mga basic investigation, kailangan matuto ho sila sa ganun. Okay, thank you, Mayor Magalong. Trish, any further questions? Sir, final question, sir, about lang po dun sa health workers. Marami po yung nagtatanong, especially those who were affected by the deployment ban. Is there any chance that it can be lifted soon? Kasi po, yung iba naman po na health workers na may perfected contract, mukhang hindi daw po na-coordinate yung directive na pinang OLS. At mapapasok na raw po yung mga kontrata nila. Yung mga perfected contracts po, no, dapat napaalis, no? Ang sakop lang nung ban ay yung mga bagong mga kontrata na ipinasok matapos po mag-issue ng ban ang POEA. So siguraduhin nyo po na pasok kayo doon sa petsa kung saan nagkaroon ng ban. Dahil kung pasok naman kayo, dapat i-process sila at payagang umalis. Rocky? Thank you, Secretary, follow-up ni Ace Romero dun sa education. Ano daw po ang implication of the President's announcement given that we do not know yet when a COVID vaccine will be developed and administered about the opening of classes? Well, I think nasagot ko na po yan. No? Kinakailangan pa rin maghanda. Pero kung hindi talaga aabot sa punto na nandun tayo sa new normal, na mababawasan natin ang banta sa kalusugan ng mga kabataan, hindi tayo mag-face-to-face class at tayo po ay magkakaroon ng flexible blended learning. The bottom line is, we will not compromise the health of our youth. Yun po yan. Opo. May question si Vance Fernandez. Yung daw pong statement ni Presidente Duterte kahapon about Secretary Duque dun sa expensive PPE procurement, ibig ba daw pong sabihin nito no more independent investigation sa procurement process na alleged overpricing ng DOH supplies and testing kits? Hindi po. Malinaw na ang walang investigasyon na ay sa PPEs. Kasi naging malinaw naman. Nagbigay din ng opinion ang mga pribadong mga doktor na talagang wala pong irregularity, walang overprice doon sa PPE kasi set po yan. Dalawang PPE nga po ang kasama dyan, kasama pa yung goggles, kasama yung mga sa paa. So wala pong question sa PPE.
Ang pinapaimbestigahan po yung mga extraction machines at mga test kits. Dahil karamihan po dito, lalong-lalo na yung test kits, galing lang po sa isang kumpanya sa China at iba-iba po ang presyo, depende kung sino nagbenta. So yun po ang pinaimbestigahan ng ating presidente. Joseph Morong. Sir, yun lang sa school, no? Yung inclusions natin, clearly kasama dyan yung mga bata lang up to high school. But how about the higher education institutions and also yung mga law schools? Paano magiging sistema nila under what the president said yesterday? Well, kahit naman po grade school o high school, kung hindi po tayo matatanggal sa community quarantine, eh talagang wala pa rin po tayong face-to-face. So, I'm advising all types of schools na maghanda na po sa new normal. Ang possibility po talaga is we will have to be more creative. They will have to be more blended or flexible learning. At ang tama naman po ang sabi ni Presidente, habang walang bakuna, eh hindi po talaga tayo tuluyang ligtas. Pero let's hope na by the 24th or by September, at least we reach that point na nasa new normal na tayo, dahil more or less, mamamanage naman po ang risk natin. Ibig sabihin nun, napabagal na natin ang husto, ang doubling rate ng COVID, at sapat-sapat na yung ating mga critical care facilities. This goes for higher education institutions, sir. College and then yung mga law students. Ganyan din? Yes po, yes po. Okay. Sir, sa OFW, just for soundbite purposes, yung mga naka-uwi na, what sort of aid are we providing them? And then second, ang sabi ni Secretary Anyo kanina, at the end of 2020, meron tayong inaasahan na 300,000 more na mga OFWs na uuwi. So, are we prepared for that kind of influx in terms of supporting them? Ang OWA po, meron talagang ayuda na binibigay sa lahat ng mga umuuwing OFW. Alam ko po, binigyan na ng additional pondo rin ang DOLE para po doon sa mga programa niya na COVID-related na po pwede rin makakuha yung mga umuwi nating mga OFWs. Alam ko po na ang dami ng programa po ngayon ng DTI na pautang at ang DA para makapagsimula po ng mga negosyo ang ating mga kababayan na po pwede rin panggalingan ng pondo para sa mga bumabalik na OFWs para sa kanilang mga hanap buhay. At alam ko rin po, dahil nga mananatili pa rin ang Build, Build, Build initiative ng ating gobyerno, magkakaroon po tayo ng kumbaga job fair, especially targeting the OFWs dahil kailangan po natin sila. Ngayong narito na sa ating bayan sila, no, dahil kulang na kulang po talaga yung mga construction workers dahil marami nga po ay nagsi-abroad na. So, ang tingin ko naman po, dahil malakas ang ekonomiya natin bago tayo tamaan ng COVID, eh makapagbibigay rin tayo ng hanap buhay sa maraming mga bumabalik na OFWs. Sir, just a little bit on the healthcare workers. Now, what will make the government, the president, lift the ban on these healthcare workers who want to go and work abroad? Pag humupa na siguro yung banta ng COVID-19 sa mga lugar na nais nilang puntahan. Sir, last question na lang, no? Sa MGCQ, na matagal siguro pa tayo bago makarating doon, merong mga mass gatherings na i-allow up to 50%. We're talking about the entertainment sector, the live events industry, no? So ibig sabihin ba, sir, yan, yung mga companies that are involved in these kinds of productions, they can go to work already because bibigyan na sila ng chance to show to a 50% audience. Well, sabi ko nga, no, matagal pa tayo dyan, no? Pero ang importante kasi, we need to adjust to a new lifestyle, no? So, miski nasa MGCQ na yan, miski nasa new normal na yan, talagang kabahagi na ng ating buhay ang social distancing. So, lahat po na activities ay kinakailangan magkaroon ng social distancing, no? So, ang kasagutan ko dyan, well, the future of these events industries will really depend on our ability to adapt to a new lifestyle. All right, sir. Thank you for your time. Salamat po. Yusek Rocky. From Julie Aurelio, are employers allowed to charge employees for shuttles or transportation provided for them or should this be for free? Well, dapat po. Obligasyon yan ng mga employers, no, na magkaroon ng shuttle bus, no. So ang pagkakaalam ko po, hindi naman sila pinilit na magbukas, provided magbigay sila ng shuttle bus, dapat po sila na mag-shoulder ng cost na yan. Kung mali po ako, I will stand corrected, pero sa tingin ko po ngayon, no, obligasyon talaga ng employer na magbigay ng shuttle.
For government workers daw po, Secretary, kung tuloy pa rin daw po yung hazard pay kahit nasa GCQ na ang lugar nila, kung saan sila? Ang alam ko po, yung hazard pay ay para sa lugar na merong ECQ, no? At ang GCQ naman po ay mga 50% capacity or 100% capacity. Pero sa gobyerno po, no? Sa gobyerno po, full workforce na tayo kung darating tayo sa GCQ, no? So, tingin ko po wala nang hazard pay. Okay. Yes, Skype, by Skype, Melo Acuna. But again, no, Julie, let me check on that, no? Melo Acuna. Magandang hapon, Secretary. Good afternoon. Follow-up lang doon sa binanggit ni Joseph Morong kanina. Gaano kahanda ang pamahalaan para maiwasan yung impact? Kung uuwi yung mga manggagawa natin, anong impact ng mawawalang foreign remittances sa ekonomiya sapagkat nakasalalay tayo sa foreign remittances at consumer spending? So ano po ang nakikita ninyong programang inihanda ng pamahalaan sapagkat makaaapekto ito sa gross domestic product at gross national income? Thank you, Secretary. Well, linawin natin, Melo, no? We need to survive this crisis. Yes. If we're able to survive, that's an achievement, and we will survive. Bakit po? Mm-hmm. Dahil napakalakas nga ng ating ekonomiya bago tayo tamaan. So, bagamat magkakaroon tayo ng contraction in the economy, we feel that it is not as bad as our neighboring countries or the rest of the world. Pero totoo po, hindi po ako magsisinungaling. Magiging masakit po yan dahil matagal na tayong nakadepende sa mga remittances ng ating mga OFWs, kaya nga po natin tinatawag sila mga bagong bayani. Pero kakayanin po natin to. Mahilig naman, sanay naman tayo sa mga pagsusubok, sanay po tayo magbayanihan. Follow up ko lang po tungkol naman sa turismo, sapagkat malaki rin ang mawawala kung hindi tayo handa at kung hindi rin handang magpadala ng turista ang South Korea at ang China. Anong pwedeng gawin to magkaroon ng stimulus ang tourism industry in the Philippines? Well, meron naman po tayong option talaga, no, to encourage domestic tourism kapag po pwede na. Ang tinitingnan po natin ay anong mangyayari sa Bohol. Kasi alam naman natin, Bohol and Boracay are favorite destinations. Mm-hmm. Ngayon po, naka-GCQ na sila. Posible po na mag-MGCQ na sila sa mga darating na araw kung saan papayag na po ang 50% na turismo. So meron na po tayong kumbaga models na masusunod, no, dito sa Bohol at sa Boracay. Pero kampante po tayo na sa ganda naman ng ating mga tourist destinations, eh hindi po tayo magkukulang ng mga tao na nais makarating at makita itong mga destinasyon na ito. Pahabol ko lang po, ano na po ang status ng mga quarantine facilities na pinasinayaan natin kamakailan? Yung PICC, yung katulad ng World Trade Center, fully utilized na po ba ang mga ito? Hindi naman po fully utilized, no? Ang ginagawa na lang natin ay, in fact, dati ginagamit natin for quarantine lang for returning OFWs. Ngayon, ang ginagamit po natin karamihan mga hotels. Dahil rinireserba na natin yung mga Huihilas One Centers dun sa mga may positive cases ng COVID. At hindi pa naman po tayo hindi pa tayo full capacity, kaya nga po isa yan sa konsiderasyon sa desisyon ng IATF kung ano mangyayari pagdating ng katapusan ng buwan ng Mayo. Maraming salamat po. Thank you. Rocky? From Joel Gorospe ng DWWW, motorcycle rider po ito. Malaking usapin na sa ngayon daw sa social media ang doble plaka. Marami po ang nagsasabi na hindi napapanahon at hindi makatao dahil sa penalty at parusa. Mayroon po bang sagot ang Pangulo dito? Makipag-unayan po tayo kay Chairman Del Gra ng LTFRB or DTR, no? Hindi ko alam kung DOTR, no? DOTR, no? Tatanungin po natin kung magkakaroon ng full implementation itong doble plaka. Paki-remind ako na in the next press briefing may sagot na tayo dyan. Yes, please. From Celerina Monte ng Daily Manila Shimbun, with the flexible mode of education, will the government urge DITO, DITO Telecommunity Corporation of Dennis Uy, to fast-track the rollout of commercial services to subscribers instead of its target March 2021?
Well, hindi lang naman po tayo nakadepende sa mga pribadong sektor para rito. Dahil isa po ako nang nagsulong ng 17th Congress ng libreng internet para sa lahat, no? So siguro po kinakailangan pabilisin at palawakin pa itong programa ng libreng internet dahil importante ngayon na lahat ng kabataan, no, na kinakailangan mag-aral ay meron ding internet. Habang wala pa pong lahat na may ng internet, gagamitin nga po natin ang radyo at ang telebisyon. From Julie Aurelio, will OFWs returning to their hometowns be required to undergo another round of quarantine? Nasa decision na po yan ng LGUs, pero mga LGUs, fully tested po, negative po sila sa PCR testing. So baka naman masayang ang quarantine, pero we respect your prerogatives. Okay, Secretary, yan po yung mga nakuha natin tanong mula sa Malacanang press corps. Well, bago po tayo magtapos, Mayor Magalong, can we have your last words? Kakayanin ba ng buong Pilipinas na ipatupad ang ginawa natin dyan sa Baguio? Oh, maraming salamat po, Secretary Hari, at inimbitahan niyo po kami. Unang-una, gusto ko po lang pong ipaalam sa inyo na ang local government ng Baguio willing pong i-share itong mga technology namin sa contact tracing. Makipag-ugnayan lang po kayo sa aming opisina, at willing po kaming tanggapin po yung gustong mag-immerse po rito para maturuan po namin yung inyong mga IT specialists at mga contact tracer. Maraming salamat po at maraming salamat. Mayor, bago kayo umalis, ang tanong ko kanina is kakayanin ba ng ibang LGUs na gawin yung ginawa nyo dyan sa Baguio? Oo naman po. Magugulat po kayo, Secretary, na marami rin po mga best practices ang ibang LGUs, hindi lang po na-highlight. Last question. Kung ibibigay sa inyo ang posisyon ng Tracing SAR, willing ba kayong magbitiw bilang mayor? Mr. Secretary, ang Tracing SAR po natin, si Yusek Bernie Flores. Na po. Sumusunod na lang po ako sa kanya. Okay, salamat po, Mayor. Thank you very much. And to the members of the Malacanang Press Corps, thank you very much. To Yusek Rocky, maraming salamat. At Pilipinas, sa ngalan po ng ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes, Harry Roque. Please keep safe.